Good afternoon, guys. Welcome back to my channel, guys. Hello sa ating lahat. Welcome sa ating video ngayon, guys. At ako ay magpapakita sa inyo ng a place na maraming mga gold na leaves kasi nga dahil sa ating taglagas. So, as you can see, guys, yung mga nagyeyelo na dahon at ang mga buong kahoy is halos puro gold ang dahon kasi dahil sa ating taglagas. So, ngayong araw na ito, guys, is Friday at ating oras is alas 2:30 ng hapon. So, galing tayo ng hanap buhay kaya ito. So, ayan sa may right side na nagyeyelo yung mga dahon kasi dahil nga sa ating autumn season or taglagas. So, our actual time now, guys, ngayon is nasa 20 degrees Celsius. Maulan-ulan maghapon. Ngayon, nag-aano yung araw, umaaraw siya. Tapos, maulan-ulan, maaraw, maulan-ulan. So, yun ang weather namin ngayon. Pero kahapon naman, medyo tuyo kahapon, kaya lang hindi ganun kaganda ang araw. Sa bagay ngayon kasi kanina, halos ngayon lang talaga umaraw. Kaninang umaga hanggang mga alauna is talagang ulan ng ulan. So yun, guys, nasa Austria, Europe tayo, at ang mga iilan dyan na hindi alam kung nasaan mismo yung Austria is ang Austria ay nasa Europe, kapitbahay ng Germany, Italy, nasa gitna kami ng Hungary, Germany, Italy, at Switzerland. So, at kasama din namin, kapitbahay din namin ang Slovenia and Slovakia and Czech Republic. So, ayan, guys, ang ganda-ganda ng mga dahon, as you can see. Kaya mabagal po ako magpatakbo para makita po natin ang beauty ng ating mga golden leaves. So, napakaganda ngayon, guys, dito kasi nga taglagas. Pero sa gabi, ang lamig-lamig. Umaabot kami ng hanggang 8 degrees Celsius sa gabi. Ngayong buwan na ito, hanggang November, ayan. Pero bago mag-December, yan, minsan nag-ano na kami, nagma-minus degree na, minsan minus 2 degree, hanggang ano na lang, hanggang 6 degree, ganyan, kapag December. Hanggang January na yan, February, March, yan, ganyan, nagma-minus degree na yan. Pero pag tumungtong na nang bago mag-April, is maganda na siya, medyo bumabalik na naman hanggang 15 degrees Celsius hanggang summer time na ng June. So kapag June naman, ang weather namin is parang nasa Pilipinas na, hanggang katapusan na yan ng August. Parang umaabot na kami ng 35 degrees Celsius kapag August, parang Pilipinas na yan. Pero ang maganda lang kasi dito, kahit mainit sa araw, sa gabi naman, umaabot kami ng hanggang 16 degree kahit na summertime. Minsan 16 degree, hanggang 18 degree lang, ganyan. So yun ang maganda dito kasi malamig sa gabi, tapos ang tubig namin malamig din kasi yan ay nanggagaling sa bundok. At ang bundok dito kahit na summer ay malamig pa rin. So yun ang maganda kasi dito dahil parang automatic na yung aircon namin sa gabi kahit na sobrang init sa June, July, and August. So yun ang magandang tatlong buwan na yan is parang Pilipinas ang weather kapag araw, pero pag sa gabi naman ay malamig. So as you can see, guys, golden tayo, golden leaves and gold trees. So kaya
sana zoom ko ang ating video ngayong araw na ito para makita ninyo ang napakagandang dahon-dahon natin dyan, napakagandang kahoy. Ulan-ulan nga lang, pero at least the sun is shining so you can see the beauty of this nature in autumn season. So, ayun guys, kumusta kayong lahat? At sa ating mga masuking manunood naman, inuulit ko, maraming salamat po sa inyo guys, sa inyong oras na panoorin ang aking mga videos, short and long videos, pati na rin ang aking mga live stream. Maraming salamat po ulit sa inyo guys sa pagtsaga nyo sa aking pagbisita sa aking small channel, at sana po ay lumaki pa ang ating maliit na channel na ito. At nag-ano na rin ako, nagpaplano na din akong umuwi ng Pilipinas kahit malang 2 months para maka ano ako, maka-vlog din sa Pilipinas. At syempre mabisita ang aking mahal na nanay at tatay at ang aking kapatid, pamangkin, lula, si lula ko. Ang lula po namin ay 98 years old. So yun ay isa din yun sa gusto kong bisitahin si lula. Kasi nga 98 years old na si lula. So kailangan talaga mabisita natin para kasi gusto ko magkwento kay lula yung about sa gera dati, kasi alam ni lula yung naranasan ni lula yung gera noong unang panahon eh, sa Aklan at saka Antique. So yun pa, marami pa akong itatanong kay lula, sa lula natin. So as you can see guys, the beautiful red trees, the trees and the leaves are gold. So ayan. At ang sa ano naman natin, sa kanan naman natin is mais, corn, hindi pa nila inaani. Parang gusto ko mamalingke ngayon pero next time na lang. Siguro baka bukas na lang ako mamamalingke. So yun guys, ang Austria is winter country. Kaya sinasabi ko shortcut winter country, kasi nga meron ang panahon nila is 4 season. Like ngayon taglagas, autumn season, and then winter, and then springtime, and then summertime. So yun guys, so alam niyo na kamis ang Pilipinas. Kahit anong pang sabihin ng ano dyan, ng iba, akala kasi ng iba is pag nasa abroad is okay na kami. Siyempre guys, siyempre gusto natin Pilipinas abroad, both. Kaya lang, siyempre mahal ang pamasahe. So, naabutan na tayo ng mahabang panahon hindi nakaka-uwi dahil mahal ang pamasahe. Siyempre, unahin natin ang upa ng bahay, pamalingke, sa mga hindi manakakalok. Kasi, siyempre guys, meron namang mayayaman na mga Pilipina dito at meron ding mga kagaya namin na budget ang aming pera. So, yun lang, tsaga-tsaga lang sa buhay talaga. Tsaga-tsaga lang sa buhay kasi nga, syempre, pag hindi tayo magtsaga is, walang nilaga. Diba yun nga sabi mo? Pag walang tsaga, walang nilaga. So, as you can see guys, golden tree and golden leaves, as you can see. So, ayan, pag-alan ko yung pagka. Diba ang ganda-ganda? Ang ganda-ganda ng kulay. Tapos, maglalagas na yan sila unti-unti.
Kasi nga, pagka December, January, February, tsaka March, nagma-minus degree. So, hindi na kayo nakaya ng mga dahon na mag-ano pa, kakapit sa kahoy. Kasi nga, sa sobrang labig, so, nagbabrown na sila. Green, yellow, gold, and brown, and then, naglalagasan na sila. Tapos, sa April naman, tutubo na uli yan sila. April kasi yan na nagtutubo na yung mga dahon ng kahoy, tapos pwede na kaming mananim, nagtatanim na sila ng mais. Yan. Pero ako naman, bago kami magtanim ng kalabasa is middle of May, kasi nga para hindi ma-frozen. Kasi minsan pag nagtanim kami ng April, minsan tapos biglang lalamig sa gabi, mapo-frozen siya eh, so masisira. So, ang ginagawa namin, May kami nagtatanim. Para hindi maabutan ng minus degree sa gabi. Kasi kahit na April, nagma-minus degree pa rin sa gabi minsan. So, hindi yung kakayanin ng mga tanim na tumutubo. So, mas maganda talaga pag nagtanim is middle of May. Ngayon, ang iba naman, ang ginagawa nila, pinapatubo na nila yung mga kamatis nila, yung kanilang kalabasa, pinapatubo na nila sa loob ng bahay para pagka May, itatanim na lang. Kasi kapag pinatubo sa bahay, siyempre malaki na siya. So, pagka July, mag-uunti-unti na siyang mamumunga. So, pag namunga na siya ng July, lalaki na siya ng August at pwede na siya maani ng September. Kasi dapat talaga September, anihin talaga siya. Kasi nga, pag hindi inani, sa halimbawa, gaya nito, pag hindi mo siya inani, syempre masisira. So, hindi tayo makapag-overtake dahil hindi ko nakikita sa harap kung may sasakyang darating or wala. So, yun ang hindi ko alam. So, tingnan natin ngayon kung makapag-overtake tayo ngayon. Try natin. Pag walang dumating, so yeah, ready. Yes. At least nakapag-overtake tayo. So diba guys, ang ganda ng mga dahon, ayan o, nag-yellow and gold. So ayan guys, ay, ako, natutuwi. Hindi nag-overtake yung sa ko. Tabingi yung camera ko. Nag-overtake pala siya. Tabingi eh. Ganda ng field, mais na hindi pa nila inaani. So, gold na gold ang mga dahon dahil nga sa lamig. Masarap sa Pilipinas kasi ang pagkain natin is sariling atin. Mga seafoods, gulay, isda, yan. Kasi ang mga isda dito sa abroad guys is napakamahal. So yun lang ang iba. Sobrang mahal ng kanilang dito, isda. At saka pusit. Ang seafoods nila sobrang mahal. Pero sa atin naman sa Pilipinas is kahit papano medyo mura. Nakakamiss talaga ang isda sa atin guys, maniwala kayo. Ang isda yan, number one ang namimiss namin, saka seafoods at saka mga gulay.
So, ayan. So, ayan guys, ang gold na mga kahoy, as you can see. Sumusunod sa aking truck. So, ano pa ba yung kapwento natin? Ayan, dito guys, sa Austria, kailangan lang natin, kung nandito kayo, kung meron kayong balak magtrabaho dito, or baka swertehin kayong maka-apply dito, makahanap ng trabaho. Ang payo ko lang sa inyo is, dapat malakas ang loob ninyo. Huwag kayong iyakin guys, huwag kayong masyadong matampuhin, huwag kayong masyadong, ano ba yun, huwag nyo munang intindihin yung mga obligasyon ninyo sa Pilipinas para ang inyong, para malakas ang loob ninyo dito pagdating sa abroad. Kasi alam nyo guys, noong unang 8 years ko is grabe ang hirap mag-move-on kasi nga, siyempre, iba yung ugali ng mga tao, iba yung weather, wala masyadong tao, nakatambay, lahat puro busy lang, trabaho, tulog, school, ganun lang sila. Tapos namamasyal din, pero hindi kagaya sa atin na, kumbaga maraming tao dyan, sa kapitbahay pa lang, marami ka nang kausap, ayan. So dito kasi, kailangan talaga na on time ka lagi, ayan. At saka kailangan dito, pag sinabi mo, gawin mo. Ayun, pag hindi ka sure na hindi mo gagawin, wag mo na lang sabihin. Kasi ang mga puti, pag sinabi nila, ginagawa talaga nila. So kailangan masanay din tayo sa mga Pilipina na nandito, nasasanay din kami, guys. Kasi kailangan namin masanay kasi pag hindi kami nasanay, hindi rin maganda yung kumbaga hindi maganda yung sasabihin mo tapos hindi mo gagawin. So kailangan talaga pag sinabi mo, gawin. Gawin tapos at laging on time. Kasi dito bawat salita mahalaga. Sa trabaho 'yan, sa trabaho. Pag sa bahay naman, syempre ano ka na lang, relax. Kasi dito naman kasi parang Pilipinas, 8 hours ang trabaho. Tapos overtime kapag halimbawa maraming trabaho or depende sa company na pinapasukan niyo. Ngayon pag kagaya ko, swerte ako ngayong October na to at saka September kasi grabe yung overtime namin. So, ngayon, ang overtime namin, mamimili kami. Pwedeng bayad or extra day off. So, ngayon, ako sabi ko, kalahati, bayad, kalahati, day off. So, para meron akong bakasyon sa January na extra. Yan guys, so, diba ang ganda ng kahoy na yan? Gusto ko talagang picturean yung kahoy na yan. Grabe, ang ganda-ganda. Bukas picturean ko nga yan. Kasi grabe talaga ang ganda. Ganda talaga ng dahon. Gold na gold talaga siya. Picturean ko nga. So yun guys. Thank you so much sa inyong sa inyong panonood sa aking video at sa inyong pagbisita. Thank you so much. So, ayan guys, picturean ko pa kasi yung kahoy na yun na dahil napakaganda. So, pipicturean ko siya. So, kaya nag-stop muna ako. So, iko-continue ko ang aking video guys bukas. At ito ang part 1. So, iko-continue ko bukas. After ng trabaho ko, mag-video uli ako dun sa kabilang side. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang pagbisita sa aking small channel. Thank you so much. God bless.